Hey guys, it's Kristan. Welcome to my new video about what the heck is going on. Oh, what are you doing? Shaving your head. Okay, relax lang everyone. So ang katotohanan ay pinlano ko talaga i-shave yung ulo ko at dahil ito yung araw ng aking hair transplant. So rewind muna tayo, no? Nag-decision ako na magpa-hair transplant pagkatapos ko pinag-aralan at sinaliksik ng maigi ang bagay na ito. At ang talagang nagpainganyo sa akin ay yung nakasalubong ko yung aking isang matalik na kaibigan at nakwento niya sa akin yung kanyang hair transplant. At nung nakita ko kung gaano kaganda yung resulta ng kanyang transplant, wow, doon nagumpisa yung interest ko na subukan ito. At dahil nagustuhan ko yung resulta ng hair transplant na kaibigan ko, ni-refer niya ako kung saan siya nagpa-hair transplant, sa Clinique De Paris sa Makati. So ngayon, nandito na tayo sa Clinique De Paris kung saan gagawin yung aking hair transplant. Alright, I'm ready. Okay, so I'll give you a step-by-step process. Bago sila mag-umpisa, ang una nilang gagawin ay isa-shave nila yung lahat ng buhok ko para makita nila ng maayos kung saan nila kukunin yung buhok at kung saan nila ilalagay. At mas mabilis din nila mabubunot yung hair follicles ko. Pagkatapos ng pag-shave, shampoo muna nila, then ready ka na for the procedure. This is Doc Brian, who's gonna be my doctor, and he also had his transplant done just a few days ago. Yeah. So kaya may confidence ako gawin to dahil sa kanya. Okay, let's go! So bago nila umpisan yung pag-extract ng aking hair follicle sa donor area, yung nasa likod ng ulo ko, i-inject muna nila ako ng anesthesia para hindi na masakit yung buong surgery. At isipin mo na lang ha, mababa yung aking pain tolerance at kung kinaya ko yun, siguradong kakayanin mo rin yun. At yun na yung pinakamahirap na parte ng buong surgery. So pagkatapos nun, wala na akong naramdaman sa pag-extract ng donor hairs ko sa likod ng ulo ko. Ang tawag sa procedure na ginawa nila ay FUE method. Yun yung pag-extract ng follicles one at a time. Follicular unit extraction. Okay yung method na to dahil mas mabilis gumaling yung sugat at wala kang makikitang marka once na gumaling na at tumubo na yung buhok mo. Yung buong extraction siguro umabot lang ng mga 3 to 4 hours. Tapos nag-lunch kami, pagkatapos noon, back to round 2, which is the implantation phase. Pero bago mag-umpisa, susukat muna nila yung aking anit at mamarkahan ito para malaman kung saan itatanim yung mga buhok. Yung method na ginawa naman nila dito ay yung bagong method called the DHI method. DHI stands for Direct Hair Implantation. Itong method na to ay sobrang galing dahil less invasive siya at mabilis yung recovery. Umabot din ng mga 3 to 4 hours yung buong implantation phase. So, this is how a hair transplant goes. It's so easy. I'm actually about to watch a Netflix movie. No pain. And yeah, just chilling for a few hours. That's about it. At para sa kaalaman ng lahat, yung DHI procedure ay considered na gold standard sa hair restoration. At ang Clinique de Paris ay ang nag-iisang authorized clinic sa buong Pilipinas. At yung doktor ko na si Doc Jayme Villafuerte ay isa sa mga certified DHI surgeons. Pagkatapos nito, binalot na nila yung ulo ko, yung donor area. At saka, ready na akong umuwi. So I just finished the hair transplant, as you can see. And the whole procedure was pretty good. And as you can see here now, the healing process starts. And I've got the bandage for the recipient area. And I'm wearing this funny looking band because it's supposed to hold the anesthesia up and so it doesn't go down and I don't look like an alien in the next week. Okay guys, that's it. I did it. I made it and the hair transplant is done. At dito na mag-umpisa yung healing phase ko. Pag-uusapan natin yon sa aking susunod na video. Kung may mga tanong kayo at mga gusto pong malaman regarding the hair transplant, feel free to write a comment in the comment section below at mag-subscribe ko sa YouTube channel ko para sundan yung aking hair renewal journey. This is only one of many videos that I'm going to be doing talking about my hair transplant. Salamat sa mga nanood at paki-like lang itong video na to at magkita tayo ulit sa susunod kong video. I'm done!